Nag-update ang phone ko ng tatlo. Purong patak! Bisang katutak! Sige, yan ang sinabi ng aking katabi. Sige, ikaw, idol! Na nakikinig ngayong araw ng Wednesday, September 23, 2020. Sige din ba ang sinagot ng katabi mo? Ano ba kasi pinag-usapan nyo dyan? Share nyo sa amin dahil kami po ang inyong certified chismoso sa radyo. Papa Girls, ang inyong kasama, idol, dinhilang sa 93.9 IFM, idol! Siyempre, dinhin na natin ipadugay-dugayon pa, narito na sa ulo ng ating IFM Balita! ...2016 arbitral ruling sa West Philippine Sea, patuloy na itataguyod ng Pilipinas ayon kay Pangulong Duterte sa UN. Patas na access sa COVID-19 vaccine sa lahat ng bansa, panawagan ni Pangulong Duterte sa UN. Pangulong Duterte, tiniyak din sa UN na patuloy na itataguyod ang human rights. At para sa ating IFM o balitang showbiz, isang internet service provider employee na nagkomento ng rape joke kay Liza Soberano na bash sa social media. Narito na ang IFM Balita. Mananatili ang Pilipinas sa pagtataguyod ng international agreements nito, lalo na sa West Philippine Sea. Ito ang pahayag ni Pangulong Rodrigo Duterte sa 75th United Nations General Assembly. Sa kanyang mensahe, sinabi ni Pangulong Duterte na hindi niya hahayaang manaig ang anumang pagtatangkang maliitin ang pagkapanalo ng Pilipinas sa kaso nito sa Permanent Court of Arbitration noong 2016 hinggil sa South China Sea. Pagtitiyak naman ni Pangulo na manatili ang commitment ng Pilipinas sa West Philippine Sea na naaayon sa UN Convention on the Law of the Seas o UNCLOS 2016 Arbitral Award. Pinasalamatan din ni Pangulong Duterte ang mga bansang sumusuporta sa naturang ruling. Samantala, sa iba pang balita, patas na access sa COVID-19 vaccine sa lahat ng bansa, panawagan niyan ni Pangulong Duterte sa UN. Maki-IFM balita mula sa ating pinakamamahal na si Idol the Ghoul, Ner, pasok! Ipinanawagan ni Pangulong Rodrigo Duterte sa 75th anniversary ng United Nations General Assembly na ang lahat ng bansa ay dapat mabigyan ng patas na access sa COVID-19 vaccine kapag ito ay na-develop at napatunay mabisa at maaari nang ipamahagi sa publiko. Sa kanyang mensahe sa UN Convention, binigyang diin ni Pangulong Duterte ang universal access sa mga gamot at teknolohiya para malabanan ng COVID-19 na mahalaga para sa muling pagbangon ng daigdig mula sa pandemya. Dagdag pa ng Pangulo, kasama ang Pilipinas sa panawagan ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN at non-aligned movement na ikonsiderang global public good ang COVID-19 vaccine. Hinimok din ni Pangulong Duterte ang UN na suportahan ang World Health Organization na nangunguna sa pagresponde sa pandemya. Samantala, tiniyak ni Pangulong Rodrigo Duterte sa United Nations General Assembly na patuloy na poprotektahan ng pamahalaan ang karapatang pantao. Sa kanyang talumpati, nanindigan si Pangulong Duterte na patuloy niyang lalabanan ang ilegal na droga, krimen at terorismo.
pinastigo ni Pangulong Duterte ang ilang grupo na ginagamit ang human rights issue para batikusin siya at pabagsakin ang gobyerno. Binanggit ni Pangulong Duterte na may ilang grupo ang gumagawa ng hakbang laban sa pamahalaan pero guilty sa paglabag sa human rights. Nananawagan si Pangulong Duterte ng open dialogue at constructive engagement sa UN para resolbahin ang issue sa human rights, pero dapat ito'y isagawa alinsunod sa prinsipyo ng objectivity, non-interference, non-selectivity at genuine dialogue na itinuturing niyang fundamental basis para sa isang productive international cooperation sa human rights. Nabatid na maraming bansa ang nahahayag ng pagkakabahala sa drug-related killings at pag-atake sa media sa ilalim ng Duterte administration. Samantala sa ating IFM balitang showbiz, makakasama po natin si Mama Ai. Happy, happy Wednesday morning, Papa Churls and Idol Dagol. Para naman sa IFM balitang showbiz, isang internet service provider employee na nagkomento ng rape joke kay Liza Soberano na bash sa social media. Pagkatapos mag-rant ni Liza Soberano tungkol sa masamang serbisyo ng dati niyang internet service provider, isang empleyado ng telecom company ang nagkomentong gumagawa lang daw ng ingay ang aktres para magkapera. Base sa isang screenshot na kumakalat ngayon sa social media, dahil wala ng trabaho umano ang aktres, kaya gumagawa ito ng eksena para magkapera lamang. Ngunit lalong lumala ang sitwasyon nang idinagdag ng empleyado ng telecom company ang komento niyang ang sarap iparate ng aktres. Samantalang nakarating naman kay Liza ang komento ng netizen at sinabing hindi niya ito palalampasin, habang umalma rin ang maraming netizens sa komentong ito. Kahapon, nag-trending ang rape is not a joke sa Twitter. At dito ay inula ng batikos ang netizen tungkol sa komento nito tungkol kay Liza. Ayan lamang ang ating latest update para sa IFM Balitang Showbiz. Ako si Mama Ai. Back to you, Idol Dagol and Papa Charles! Dagang salamat, Mama Ai. Update lang sa NBA. Kasalukuyan po naglalaro para sa Western Conference Finals Game 3. Ang LA Lakers laban sa Denver Nuggets, under 2 minutes and 30 seconds to play sa first quarter, score 22-20 lamang ang Denver Nuggets. At mga na antabayanan ng iba pang updates mamaya sa larong iyan. Lamang ang Lakers sa serye 2-0. At iyan ang mga bagong latest sa ating IFM Balita. Araw po ngayon ng Miyerkules, September 23, 2020. Para po sa karagdagang impormasyon, mga idol, bisitahin lang ang rmn.ph. Sa ngalan po ni Mama Ai, ito po si Idol Dagol para sa 93.9 IFM. Idol! Ner! Ner! Back to you! Dagang salamat, Idol Dagol at Mama Ai, sa inyong mga pinakalabas ng mga balita ng karagarong adlawa. Ba't ang bibig ko? Ba't yan ang resulta pag hindi na nagagamit yung bibig, Idol? Nagkatudol-bulol-bulol na. Yan din ang resulta pagka pag-uusapan natin ang hashtag INOR. Todo bulol-bulol nga din ba si Mangkanor sa kanyang napakalaking chismis na hinarap sa kasalukuyan? Kung anong klaseng chismis yan, pakatutukan dahil sasagutin yan ng nag-iisang Mama Ai sa hashtag INOR. Para naman makahabol kayo sa anumang klaseng ibabaton yung chismis kay Mangkanor, i-text nyo lang ang 0939-706-2816. Pakatutukan, ano mga klaseng chismis ang meron kay Mangkanor? Hmm? Baka na, nabash din siya sa social media. Ilang days to go, ha? At syempre, wag na wag kalimutan sa lahat ng mga nakatutok ngayon at meron po kayong mga internet connection, meron po kayong mga updates sa mga latest na mga balita. Huwag nyo kalimutan ha, mag-log on kayo sa www.rmn.ph.
PH. We have 93 days na lang before Christmas Day. Check your oras, 9:26. Majung buntag! Tama pa ako, 93 days na lang.